tattoo, straw cut, Luffy the Monkey. Panoorin nyo mga katropa, ginawa ko ngayong araw lang. So bago nyo mapanood ang aking haircut tutorial, panoorin nyo muna ang aking konting video dito na isali ko sa video ito, yung ginawa kong hair art na straw cut. So ito po ay ginusto ng bata at pinagawa sa akin. So nagawa po natin ng maayos yung kanyang hair art, hair tattoo. So ito na mga tropa, panoorin nyo po. So ito na mga katropa ang ating pinakabagong haircut tutorial, fade with side part uncut top. So una akong ginawa rito, gumamit po ako ng guard number 1 close. Estimated natin na makuha natin yung fade na maganda at may paumbok konti sa likod ng kanyang ulo para dagdag angas sa kanyang kufit. Ayan, guard number 1 po mga katropa. Next, sundan natin kaagad ng guard 0.5 close sa baba mismo ng dinaanan ng guard number 1. So pagmasdan nyo mga katropa dito sa aking ginawa sa kanyang gupit, ay una gumabit po ako ng guard number 1, tapos sinundan ng guard 0.5. Mabilis ang fade po ito mga katropa. So kasunod ng 0.5 guard, yung combination natin na no guard, adjust ang blade ng sagad sa gitna at pantay para sa magandang creation ng fade. Ayan, so kasalukuyang ginagawa ko mga katropa, yan po yung ating combination. Una, guard number 1, tapos guard 0.5, tapos yung combination natin. Adjust natin yung lever ng sagad sa gitna at pantay para sa pinong-pino na fade na nakikita nyo sa aking mga gupit. Ayan, so next mga katropa, trimming na po tayo. Ititrim natin yung nasa taas ng dinaanan ng guard number 1 para tanggalin yung kanto. Yung pag-trim natin, ibabase natin sa hugis ng kanyang ulo para bumagay at maganda ang kalalabasan ng ating trimming. So panoorin lang po mga katropa. Next, gawa na natin ng shape line sa noo. Ibabase natin yung paggawa natin ng shape line sa hugis ng kanyang noo para maangas po tignan.
Ayan, ayusin at ayusin natin para malinis tignan. Tapos gawa na natin ng linya, yung kanyang side part. So yung nasa unahan na kanyang linya ay medyo malaki, papaliit para maangas po tignan. Tapos i-detail natin yung kanyang fade para sa pag-ayat mamaya ay madali lang po kaskasin ng ating labaha dahil napanipis na po ng ating detailer. Ayan, so panoorin lang po mga katropa. Next, ayad na po tayo. Isprayan po ng tubig para malambot yung buhok at gumamit po ng bagong blade para matalas at perfect line po tayo. Sundan lang po natin yung ating ginawang pattern para hindi na po maligaw sa ating ginawang pattern. Ayan, ayitin po natin ng pulido yung kanyang linya at saka yung kanyang fade para maangas at makinis tignan ang kanyang gupit. Ayan. So pulidong pulido po ang pag-ahit para makinis. Ayan, so panoorin lang po mga katropa. So after natin maahit ng labaha, sundan kagad natin ng simpa shaver para mas lalo pang kuminis ang kanyang fade. So kung meron tayong mga branded na shaver, mas maigi po yun ang gamitin natin para mas malakas at pulidong pulido ang ating mga gawa. So panoorin lang po mga katropa. Next, gumamit tayo uli ng 0.5 guard, close with combination, no guard, adjustable blade ng sagad sa gitna at pantay para burahin po yung mangitim-itim or dark spot na nakikita natin sa kanyang upper fade para maganda na po yung transition mula sa fade paangat. Ayan, so panoorin lang po mga katropa.
So sana marami kayong natutunan sa haircut tutorial na ito na tinatawag na fade with a side part uncut tuft. So kung gusto nyo mag-subscribe, pindutin lamang po ang subscribe button. At kung gusto nyo naman man-notify ng aking bawat bagong upload, i-click lang ang notification bell para updated kayo. So muli, ako po ay nag-iiwan sa inyo ng maraming salamat po mga katropa.